Magandang hapon po. Pag-asa weather update, alamin ang lagay ng panahon ngayong araw, July 28, 2023. At latest update sa bagong low pressure area na binabantayan na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, patuloy nating minomonitor itong dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong si Typhoon Doksuri na dati natin binigyan ng local name na Egay habang nasa loob pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng umaga, huling namataan yung sentro ng mata ng bagyo sa layong 385 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 185 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pahilaga, hilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour papalayo sa ating bansa. In terms of rainfall at lalakas na hangin ay wala nang direktang epekto itong si Egay sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit makikita natin sa ating latest satellite images itong makakapal na kaulapan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas as well as sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito yung hanging habagat o southwest monsoon na pinapairal ni Typhoon Doksuri. Pinakanaapektuhan ng hanging habagat ang mga areas ng Luzon at Visayas, kaya malaking bahagi ng ating bansa throughout the day or for the next 24 hours, mataas sa tsansa ng pag-ulan ang ating mararanasan. Samantala, isa namang bagyo ang ating pang-minomonitor, si Tropical Storm Kanun kanina ng alas 3 ng umaga, huli itong namataan sa layong 1,300 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility, may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanluran, timog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inasahan natin na sa mga susunod na araw ay walang direktang epekto itong si Kanun sa anumang bahagi ng ating bansa. Posible itong makapasok na ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng bukas ng gabi or sa madaling araw ng Linggo. So magpapatuloy itong generally west-northwestward or westward na paggalaw ni Tropical Storm Kanun sa mga susunod na oras. At for the next 12 to 24 hours, magiging generally north-northwestward yung paggalaw nito. So, patuloy ito lalakas sa mga sunod na araw at papasok ito bilang isang typhoon category sa ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi hanggang sa Sunday ng madaling araw. At makikita na nga rin sa ating track na may kalayuin ito sa ating bansa. So, nananatiling maliit yung chance na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating kapuluan sa mga susunod na araw. Ang mas magiging concern natin for the next 3 to 5 days ay habang binabaybay nitong si Bagyong Kanun ang northern portion ng ating Philippine Area of Responsibility, posible nitong muling pairalin o hatakin ang hangin habagat na siya na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. So for the next 3 days ay maulang panahon pa rin ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa patuloy na pag-iral ng habagat, malaking bahagi ng Luzon makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at matitinding pag-ulan. Pinakanaapektuhan ng habagat ang mga lalawigan ng Ilocos Region, sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, pati na rin dito sa Occidental Mindoro at ang hilagang bahagi ng Palawan, kasama na dyan ang Kalayaan at Puyo Islands. Occasional rains naman o yung mga pabugso-bugsong pag-ulan na dala ng habagat ang mararanasan dito sa Cordillera, sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, buong Calabarzon, sa nalalabing bahagi ng Mimaropa. At maulap na kalangitan naman ang mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilan ang ating inaasahan sa bahagi ng Cagayan Valley. So sa mga areas na pinakamakakaranas ng epekto ng habagat o yung monsoon rains, ito yung mga dire-diretsyong pag-ulan throughout the day. So yung characteristic po natin ng monsoon rains ay nakakaroon tayo ng breaks ng pag-ulan simula umaga hanggang sa tanghali. Nagkakaroon tayo ng pag-ulan na dala ng habagat usually pagsapit ng late afternoon, evening at nagpapatuloy-tuloy yan
hanggang sa madaling araw. Kaya since nakaranas na tayo or nakapagtala tayo ng mga dire-diretsyong pag-ulan sa manakarang araw, may mga cases rin tayo ng landslide at flash flood sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Patuloy pa rin po tayo maging handa at alerto sa mga banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga susunod na araw dahil inaasahan nga natin na may kalakasan itong pang-iral ng habagat, especially dito sa western section or yung mga western provinces ng Luzon area. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, dito sa Kabikulan, ay mas maaliwala sa panahon natin inaasahan. May chance pa rin tayo ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa lawag ngayong araw, posible maglaro mula 25 to 29 degrees Celsius. 17 to 20 degrees sa Manito sa Baguio City at 26 to 33 degrees Celsius sa Tagigaraw. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 25 to 29 degrees Celsius. 22 to 27 degrees sa Manito sa Tagaytay at 25 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Puerto Princesa, agaw na temperatura ay mula 25 to 30 degrees Celsius at 26 to 30 degrees naman dito sa Kalayaan Islands. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao dahil rin sa epekto ng habagat, dito sa Western Visayas makaranas tayo ng mataas sa chance ng kaulapan na may makalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Kaya maghanda pa rin tayo sa mga banta ng flash floods at landslides for the next 24 hours. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, sa Central at Eastern Visayas at buong Mindanao ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan. Mainit at malinsangan sa umaga hanggang sa tanghali, may chance ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo ngayong araw, posible maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 26 to 33 degrees naman dito sa Cebu at sa Tacloban area. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro ngayong araw, posible maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius. 26 to 33 degrees naman dito sa Davao at 26 to 33 degrees Celsius rin dito sa Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o hangin habagat na hinahatak o pinaiibayo itong sa Typhoon Doksuri, ay may nakataas pa tayong gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga dagat baybay ng Luzon, pati na rin sa ilang dagat baybay ng Visayas, particular na sa Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental, sa isla ng Guimaras at Northern Samar, may gale warning po tayo nakataas kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga sasakyang pandagat. Huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng hanging habagat. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook, sa mga piling syudad ng ating kapuluan. Over the weekend hanggang Lunes, malaking bahagi pa rin ng Luzon, particular na itong Hilaga at Kit ng Luzon, makakaranas pa rin na mataas sa tsansa ng pag-ulan. So makita natin dito sa ating diagram. Sa Metro Manila for the next 3 days, ay makakaranas pa rin tayo na mataas sa tsansa ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dala ng habagat. Sa malaking bahagi rin ng Hilaga Luzon, kasama dyan ang Cordillera, at Baguio City, over the weekend ay makaranas pa rin tayo ng mga maulap na kalangitan, mataas sa tsansa ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Lunes ay mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan, may pag-ulan na lamang tayo na dala ng thunderstorms. Ngunit, dahil nga sa mga nakaraang araw, sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon, may naitanan na po tayo yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maski magkaroon man tayo ng mga konting pag-ulan na dala ng thunderstorms, mataas pa rin po yung tsansa ng mga flash floods at landslides sa malabagit na lugar, kaya maging handa at alerto pa rin tayo at umantabi sa mga abis ang pinapalabas ng pag-asa tulad ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings. Sa bahagi naman ng Kabikulan sa Legazpi City, over the weekend maliwala sa panahon pa rin ang ating mararanasan. Ngunit pagsapit ng Lunes ay dahil sa traffic extension itong papalapit or yung papasok na bagyo na ating Philippine Area of Responsibility na kung bibigyan natin ito ng local name na Falcon, ay makakaranas tayo na mataas sa tsansa ng pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. So kasama na dyan ang malaking bahagi ng Bicol Region. Kaya umantabi pa rin tayo sa mga sumusunod or sa mga succeeding tropical cyclone advisories or tropical cyclone bulletins sa bagyo na nasa labas ng ating PAR. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, for the next 3 days ay maaliwala sa panahon ang ating inaasahan. Generally fair weather conditions, may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila for the next 3 days, posible maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius.
16 to 22 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Temperature forecast para sa Metro Cebu, posible maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius at 24 to 33 degrees rin dito sa Metro Davao area. Ang haring araw dito sa Manila ay sumikat kaninang 5:38 ng umaga at lulubog naman mamaya sa karap na 6:27 ng hapon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe everyone!